po kami, pupunta po kami yung park. Total, Sabado naman po bukas at walang assignment na yon. O sige ha, ingat ka. Opo. Huwag kang magpapakapagod, basta naman sumpungan yung asthma mo. Opo, ma'am, bye-bye. Alis! Taya! Ganito na taya! Ano pa aga ka ata sa mga friends mo? Mami, nahihirapan po. Mami, wait lang po na ba yung nebulizer mo? Halika na rito sa kusina. Kumain ka muna bago ka pumunta sa eskwela. Wait lang ma, magsasapatos lang. Oh anak, huwag mo kakalimutan yung inhaler mo ha. Alam mo naman kapag nasa eskwela ka, lagi ka sinusumpong ng asthma. Opo ma, nasa bag ko na. Mama, una na po ako ha. Malilit na po ako eh. Ingat ka. Miss Stella, saan ba mabali na tubig? Tara, balik tayo. Tara. Guys, balik kami ha. Balikan namin kayo ha. Bye. Ano guys, tara na? Baka nandiyan na si Sir Dong. Tara na! Bigyan niya discussion niya tungkol sa pneumonia. Di kaya malapit sa taong may dalang virus, eh pwede ka na palang mahawa agad. Oo nga, sisimple pa ba yung pagkababa ng mga virus ng mga mga pwede na sila mag-prepare ng virus na pwede mag-dulo ng pneumonia. Iyaksan pa naman kami. Pagpapalan ka ba? Meron ko, tignan ko. Uy, sis, tagal mo lang inuubo ah. Saan ka bang pulse lang yan? Tingin ko, ang sakit-sakit nga ng katawan ko eh. Tapos,
umuubo ako. Sakit-sakit ng dibdib ko. Tignan mo, wala ko na. Okay lang ako. Tara, CR tayo. Oo, okay ka lang. Oo naman. Kumain ka na. Sinagalaw na yung ubo mo ha. Ayaw mo pa ba magpa-check up at pumunta sa malapit ng hospital? Wala lang po, ma. Gagaling din ako. Mauna na po kayong kumain, ma. Wala po akong gana. Magpapahinga na muna po ako. Pagod na pagod po ako eh. Mary, gumising ka! Ayos ka lang? Gusto mong dahil nata sa hospital? Tara na! Hindi ko na po kaya! Tara na! Punta na tayo sa hospital! And based on external sputum test mo, meron kang pneumonia. And prescribe na lang ako ng mucolytics para sa ubo mo and then azithromycin 500 mg/PO, then 250 mg per day for 4 more days. The next dinner sa'yo, anong pwede niyo gawin for home management? So for the tuberculosis, mabarang ko yung infective early clearance related to asthma or simply shot in a bronchi or alveoli as evidenced by diminished lung sounds. So, yung nursing intervention po natin dito, effect natin doon sa bahay. Una-una po is kailangan po natin ilunod ng sapat na tubig araw-araw kahit 8 glasses a day po. Maaaring po tayo gumamit ng purifier, humidifier, para makatulog po para maiwasan yung bakterya sa bahay. At higit po sa lahat, napaka-importante po na mayroon siya sapat na oras sa pahinga. At nais ko rin po sana ipanating sa gustong posisyon at pagkubo ni Mary upang magkaroon po ng tamang lung expansion ng pasyente. Grabe, ngayon ko lang malaman, nasa simpleng sipon at lagnat ay pwedeng magdulo ng ganito. Ganyan talaga ang nangyayari kapag nagka-fibrosis yung lungs mo. Buti na lang agad ka nila na lumami mo dito. Malalang
Ma, ngayon ko nang ma-realize kung gaano ka-importante alagaan ang sarili kapag may sakit ka. Talaga, sa susunod, kailangan natin sa kailang ng abot lang. Para sa susunod, mag-unang tayo at hindi lang malaman sa opo, ma. Tara na po.